Hi guys, and bali for this week naman or for this module we'll be discussing or we will be continuing discussing method study and engineering at saka yung mga regarding techniques natin na pwedeng gamitin. Lastly, we have noon nagpag-discuss tayo kung how to use Pareto chart and a cause and effect diagram. Those are the things that we will be using to identify the possible problems kung saan kayo mag-i-improve. But after nyo malaman kung saan kayo mag-i-improve, doon na tayo mag-i-start. Let's say for example, na-analyze nyo na yung pinakamalaking problem is yung process. And we need to improve that whole process. We will now be discussing kung ano ba yung pwede natin gamitin tools or techniques para ma-analyze natin yung process na yun. Yan. Let's continue. Yan. One of our another exploratory tools is your Gantt chart. Yan. A Gantt chart, commonly used in a project management, is one of the most popular and usual way of showing activities. This Gantt chart ay ginagamit sa malimit sa pagpe-present ng tasks at saka yung mga ano yung mga sunod-sunod na steps na gagawin from start of the project at the end of the project. It could be the step-by-step process of step-by-step activities of each process. Pwede siya na lahat ng process from start to end of the project nakalagay diyan. What is the importance of Gantt chart? The Gantt chart provides us a quick visual representation on kung nasan part na tayo ng process. Kung tayo ba ay ongoing, kung yung bang ating plan ay ating nagagawa. For example, sa February dapat nasa process 2 na tayo. Tayo ba currently nasa process 2 na yan? Or it's a good monitoring tool or checking of the kung ano na yung nagiging activities natin or kung ano yung nagiging progress ng ating activities. So, you could see, yan, for example, ano yung mga nakikita sa Gantt chart? Initially, ano yung activities na kailangan gawin? Kailan saan mag-i-start at kailan saan matatapos dapat? Then, how long? Yan, gano'ng katagal sa dapat magawa? For example, within a month or 1 month period, 1 week period, yan. Where activities overlap with each other, alin yung part na nag-overlap sila na may pwede mong sabay na gawin, yan. And by how much, and the start and end date of the whole project. As you can see, meron ditong example. Say for example, this is a Gantt chart plan or a simple Gantt chart plan of project creation or creation of thesis. On the first week of January until the end week of February, yan, ito yung scope, yan. At the first part of January up to the end of February, dapat nagpa-planning na kayo. Yun yung inyong Gantt chart plan. Diba? But, habang nagpa-plano pa din kayo, some of you or some of your group members should start researching by the start of February. Parang ibig sabihin, by February, for example, ito yung ating date sa ngayon, by February, dapat patapos na kayo mag-plan at nagsisimula na kayo mag-research. Yun lang yung ibig sabihin nun. The Gantt chart shows the representation of kung ano yung dapat task for this week or this month. Let's say for example, if you will be looking, ano yung kailangan kong gawin on the first half of March? Ano yung mga kailangan kong gawin sa first half of March? Paano natin siya makikita? If you will be analyzing kung ano yung inyong gagawin on the first half of March is... For example, is the first half of March, ito. You should have finished researching and you should now be designing na. Yeah. The Gantt chart shows and represents kung ano yung mga required na kailangan gawin on the weekly basis or a daily basis. Pwede itong per month, pwede itong per week, so on and so forth. Then, this is your plan. The color blue could be your plan and your actual could be color, pwedeng, for example, normally sa amin, color green. For example, nagawa ko na itong part na to, yan. I will shade it color green. Yan. For example, nakapag-start na din ako mag-research. Kasi start na ng March eh. Yan. This is my actual. So your blue is your plan, green is your actual. Then, at the end of the project, dapat malagyan nyo yan ng actual nyo. For example, na-delay. Natapos kayo ng pag-design ay April pa. Kasi hindi naman talaga, nothing is perfect in a manufacturing process. Normally talaga may mga delays tayo nagaganap. For example, may delay. You have your design phase na na-delay, naging April na tapos. The Gantt chart also shows kung gaano ka if you will be projecting kung gaano katagal siya bago maa-adjust. Dahil for example, ito
Yung implementation, tatagal siya ng 2 months based dito. You will be adding another 2 months here. Tapos ito ay 1 month. Ibig sabihin, at the end of July ka pa matatapos. Diba? Dati, parang you will be always, makikita mo na agad or mapoforce mo na agad. After ba nung delay, malaki ba yung magiging delay ko at the end? Kasi for example, ito, may gap siya na implementation at follow-up. Meron ka margin of error. Pwede kang madelay na implementation ng 1 month, for example. Parang meron tayong, may area tayo para magkaroon ng error. Sa project na ito. But in any project, it's good to have a Gantt chart of your plan and your actual para ma-foresee natin. And mag-check natin yung status natin as of now. Excuse. Yan. We also have PERT and CPM. Yan. Ano po yung PERT CPM? Normally, as industrial engineers, we are doing PERT CPM together. Siya ay interrelated kasi. PERT, an abbreviation of Project Evaluation or Program Evaluation and Review Technique. Yan. It is a planning and control tool and it generally used those projects where time required to complete various activities are known as a priority. It is a probabilistic model and is primarily concerned for the evaluation of time and it is event-oriented. Or we will be creating network diagram. Here on your method study, I will just be introducing you to PERT kasi yung PERT would be part of your operations research na other subject naman na mathematics kasi we will be focusing on your network diagram doon sa part nyo. On the network kind or doon sa mismong path or the network itself will be focused on your OR1 but the critical path method or yung CPM na interrelated with your PERT ay i-discuss natin ngayon. Yeah. Ano naman po si CPM? It is commonly used for those projects which are repetitive in nature or yung paulit-ulit. Paano ba sinasabing paulit-ulit? Sa isang maghapon, nakakasampung ulit ka ng process. Normally kasi guys, pag sa company, normally 36 cycles per day ang ginagawa pag gumagawa ng parts. For example, a car, sa isang car, 36 times yung process na ginagawa. Ibig sabihin, kada isang process na nagagawa, isang car yung natatapos. If your company have 1,000 process a day, 1,000 cycles a day, sabihin, nakakapag-produce kayo ng 1,000 pieces. The more number of quantity that you are producing daily, mas malaki yung inyong cycle. Dito naman sa critical path method, we will be determining kung ano yung gano'ng katagal, considering all the simultaneous activities, yung mga sunod-sunod or yung sabay-sabay na activities, gano'ng katagal bago matapos ang isang product. Yan. And we will be finding the critical path of each process. Ano po ba sir ang critical path and why is it important? Yan. Malalaman natin kung ano yung importance niya kapag tayo ay nagsosolve na. And I will be discussing you kung bakit siya important, ano yung kanyang importance. Yan. Let's have an example. But before we get to the example, let's discuss first ano yung mga given. Yan. In your critical path method or critical path analysis, we will have certain of nodes and activities na ating i-consider. The activity itself or the activity on node, yun yung term, the activity on node, yan. And the events, ang kailangan nating malaman. We need to find all the activities and we need to create our nodes para magawa natin yung isang buong network. Paano siya gagawin? Always remember na si activity and node, siya ay nakalagay sa arrow. Basta may activity, siya ay isang arrow. Pag tatlo yung activity, tatlo yung arrow. Pag ang activity ay lima, lima ang arrow. Laging tatandaan na ganun. Yan. And then, sa events naman, every start at saka end ng isang activity on node, yan. Kada start at end ng activity, siya ay nag-i-start sa node, nag-i-end siya sa node. Laging tatandaan na. For example, si activity A, nag-start siya for example kay node 1, matatapos siya kay node 2. Yan, lagi niyong ganyan. Mag-start siya kay node 1, mag-end siya kay node 2. Yan. Then, by connecting, pag pinag-connect-connecta natin, or if we create the sequences and we have created the relationships of each activity and each node, yon, doon na tayo makakapag-provide ng network.
I have provided three different examples na from easy, medium, then difficult, or easy, moderate, difficult, para mas maintindihan natin. Let's say for example, this is our first example. Meron daw tayong apat na activities. In terms of CPM or critical path method, you will be analyzing its immediate predecessor. Ano ba yung ibig sabihin ng immediate predecessor? Para matapos si activity A, for example, para matapos si activity C, kailangan ang immediate predecessor niya ay B. Ibig sabihin, kailangan tapos muna tayo kay B. Para magawa mo si C, kailangan natapos mo muna si B. Para magawa mo si D, sa activity D, kailangan natapos mo si A at si C. Ano yung sabihin? Ang activity A is by plastic body, design the component. Siyempre, hindi mo magagawa si component kung hindi mo siya dinesign. Yan. Dito sa atin, sa work study and measurement, normally given na yung mga yan, given na yung immediate predecessors. May process na, ito yung mga process, tapos given na yung mga, ito yung mga process natin, then given na yung mga immediate predecessors. But in real life, pag kayo nagwa-work na, kayong gagawa ng immediate predecessors. You will be analyzing ano ba yung sunod-sunod na process, yeah. Then, what would be the immediate predecessor of each different kinds of process? Sabi dyan, as concept, immediate predecessor for a particular activity are the activities that when completed enable the start of activity in question. First natin gagawin in terms of computing CPM is we need first to create a simple network. Paano gagawin si network? Gawin natin siya. Excuse. Let's say for example, we have this following activities nga. Yung kagaya nung kanina. Yan din yung kanina. Sabi ko nga kanina, every activity starts and end with a node. Ibig sabihin, let's start with node 1. Sabihin, node 1 is our start. Ang una natin process is activity A. Siyempre, wala siyang immediate predecessor eh. Wala siyang, pag ang immediate predecessor niya guys ay dash or wala, ibig sabihin siya yung first process. Ibig sabihin, ang ating first process is activity A. Laging tatandaan, si A ay nasa line. Sa ay nasa line. Yun yung wag yung pagkakamalian. Kasi normally, ang ginagawa ng iba, dito inilalagay si A, which is wrong. Ang ating activities lagi ay is inside the line. Nasa line siya. Dahil ang nakalagay dito sa ating mga bilog is our nodes. At sabi ka nga kanina, lahat ng activity will start at saka magtatapos sa node. 1, 2. Then, ano pa yung sunod natin process? We have B. Ano ang immediate predecessor niya? Wala. Ibig sabihin, mag-iisimula din siya sa ating start. Ayan. Sir, pwede po ako nakalagay dito ay start. Dito po ay 1. Dito ay 2. Yes. Wala, hindi naman siya restricted na kailangan ito ay 1. Pwedeng ito ay 0. It could be anything. Basta, there should be no nodes na mauulit. Hindi pa pwedeng 1, 2, 2. Ayan. It could be 0, 1, 2. It could be start. 1, 2, start, 2, 3, 4, so on and so forth. Kahit ano siya. Basta hindi pa pwede may maulit tayo ng nodes. Para ma-reduce yung confusion. Yeah. Then, para daw magawa si C, kailangan daw nagawa muna si B. Or ang immediate predecessor niya is C. Si B. Ibig sabihin, isusunod natin siya kay B. Di, as a technique, kung ano yung nasa immediate predecessor, dun yung siya idudugtong. Then, para daw magawa si process D, kailangan daw ay natapos si process A at si process C. Normally, pwede natin idikit na lang dito si D, di ba? Kaso, kailangan din tapos na si A. Ibig sabihin, we will be creating at tinatawag nating dummy. Yan. We will be creating a dummy activity na a line lang, a normal line, a broken line na meaning hindi mag-i-start si D hanggat hindi pa tapos si A at si C. Kailangan tapos muna si A at si C para matapos si D. Kasi pag ang inilagay nyo lang dito ay ito lang, tapos wala itong dummy, pag tinignan niya ng worker, or pag tinignan niya yan, hindi niya maiisip na kailangan tapos si A. Parang si A, hanging lang kahit hindi pa siya tapos or something. Always remember na if we start at
At this point, kailangan magtatapos din tayo sa node. If we start on a node, we will be ending with a node. Kasi nga, per activity, it starts with one node and ends with one node. Meaning to say, this is now our network, or this is now our process flow initially. Or nakapagawa na tayo ng network natin, network diagram natin ng activities natin. Let's try a more complex one, damihan natin ng activities. Yan. Say for example daw, ito daw yung activities, tapos siya daw ay activity daw natin na ay ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito yung ating sagot. Tingnan natin kung lalabas yan mamaya. This is our activity. Again, nag-start tayo kay A at kay B. Sir, lagi ka pong dalawang pinagsisimulaan. Hindi. There are possibilities na tatlo, pwedeng isa lang, depende yan sa process. And your process is dictated sa inyong pag-aaral. So, hindi naman sa inyong mismong company, hindi naman laging kung ano yung given natin sa discussion, yun naman lagi ang lalabas. Yan. So, for example, nag-start tayo kay A at kay B. We will start with node 1 having a process of A and process of B. Sir, pwede ka pong ari ang A po'y papaganyon, ang B po ay pababa, ang B po'y tuwid, ang A po'y paslant. Wala. There is no standard form kung paano magawa ng process flow or magawa ng CPM flow is hindi naman siya talaga totally standard. Basta make it sure na yung ating immediate predecessor ay nasa-satisfy. Hindi naman siya talaga totally dapat ang ito yung straight. Pwede din itong slant. Pwede itong straight. So on and so forth. For us to create C, for us to do activity C, our immediate predecessor is B. Kaya doon natin siya idudugto. Diba? Para magawa natin sa activity D, kailangan na inadaanan niya si C at si A. Ibig sabihin, pwede natin dito idugtong, pwede natin dito idugtong. Lalagyan natin siya ng dummy. Pwede dito ang dugtong, pwede dito ang dugtong. Kasi pag dito ang dugtong, para magawa si D, siya ay natapos muna dapat si A at si C. Di pag dito ka nagdugtong, ganun din, same. A at saka C yung pinanggalingan niya. Dito na tayo sa taas para naman tayo ay para naman malam na naman yung taas. Sir, pwede po sa baba. Okay lang yun. Walang problema doon. Yan. Para naman magawa si E at si F, kailangan niya ng C. Diba? Diba si C? Kailangan niya ng C. Diba? Kung mapapansin nyo. Kasi, sir, bakit po ganun ang ginawa natin? Pag dito natin inilagay si D, yan. Pag dito natin inilagay si D, ano ang mangyayari? Meron tayong C, E at saka F. Hindi niya pwedeng ilagay dito si E at si F. Bakit? Dahil pag inilagay niyo dito si E at si F, connected siya ka ngayon kay A. Diba? E yung connected siya ngayon kay A. Kaya ang ginawa natin is kaya ang ating dummy ay nandito. Ang dami natin ay arrow up, then punta dito. Ayan. Diba? Sunod naman is, sir, pwede ka pong ito ay, yung ipo ay pwede ka pong nakahiwalay. Okay lang naman, ang problema yun. Kasi nga, it's part of your analysis kung ano yung sunod na process. Ang last process si G. Para magawa si G, kailangan tapos si D, si E, at saka si F. Tapos daw si D, si E, tsaka si F. Yan. Ibig sabihin, pwede natin D, E, sa node 5, nandito na si D at si E. Isama natin si F. Para ang laman ni node 5 ay si D at si E. Diba? Dito, ang laman ni node 2 ay si A at si C. A, C. Ang laman ni node 5 is si D, si E, tsaka si F. Hindi natin pwede dito idugtong si G kasi ang laman lang nito ay node. Ang laman lang nito ay activity F. Ang laman ni node 5 is DEF. Kaya dito natin siya idudugtong. Yan. Ibig sabihin, ang ating process ay A, B, C, D, E, F, G. Na ganyan yung ating flow. Diba? Kailangan munang daanan lahat yan para magawa yung buong process, yung buong product. Hindi ba pwedeng ito lang ang dadaanan natin? Yan. Tinanan niya natin kung same yung sagot natin sa kanina.
Yun. Same ang ating sagot kanina. Ganun din. Yan. Kasi nga, dahil sa critical path method, we will be analyzing using time. Yung first two activities natin, or examples, is just example of creating nodes and creating activities on nodes. Yung next nating example, mag-try tayo mag-solve with time. Yan. Tsaka isolve na natin yung term na critical path method, or we'll be finding the critical path na. At saka didiscuss natin kung ano yung importance ng critical path na yun, or bakit ba siya kailangan i-discuss. Yan. Sunod naman is, this information indicates the total time required to complete the activities in 51 weeks. However, we can see that the networks that several of the activities that can be conducted simultaneously. Ano yung sabihin? For you to create the whole project, kailangan mong gawin si activity A to I. Para daw magawa mo yung isang buong project, kailangan mo daw siyang pagdaanan. If you will be getting the total of this all this time, kung ano katagal siya matapos, matatapos mo siya ng 51 weeks. Kapag ikaw lang gagawa. Kapag you will be creating it na magkakasunod, walang magkakasabay, magkakasunod, walang magkakasabay, you will be finishing it by 51 weeks. But, the concern is, may mga simultaneous dyan, may mga sabay-sabay dyan na nagagawa. Ano yung example sir na simultaneous? Let's say for example, sabay ginagawa si A, tsaka si B at si C. Habang ginagawa si A, si process A, ginagawa na din si process B at si process C. Diba? Habang ginagawa si process D, ginagawa na din si process E at si process F. Pag nagawa na yung tatlo, saka lang gagawin si process G. May mga part tayo or may mga process tayo na nagkakasabay-sabay or nagiging simultaneous yung process. Ibig sabihin, yung 51 weeks na ito ay hindi yan yung actual natin na time. Kasi may possibility na mas maiksi dyan. Kasi may mga part dyan na sabay-sabay siyang ginagawa. Yan. Again, for us to solve, para atin siya ma-solve, atin muna siyang gagawan muna natin masyala ng network. Let's create some networks. Yan. Layo ko lang ang aking mukha. Yan. Para lalo nakakalito. Diyan na muna. Yan. For us to create this network, di start na tayo ulit. Di syempre, ang activity ay start with node 1, activity A, and activity B. Taas natin. Ito na ako. Abala ako eh. Ayan. Activity A and activity B. Tapos, si activity C, titignan nyo, si activity D at si activity E ay nanggaling kay A. Ibig sabihin, lahat sila ay kadugtong ni A. Diba? Then, si activity F daw ay kadugtong ni activity E. Mamaya na natin pansinin yung time para hindi nakakalito. Yan. Gawa muna tayo ng network. Si activity G daw ay kadugtong ni D at ni F. Kadugtong daw ni D at ni F. E di gagawa tayo dito ng dummy para ang laman nitong node 7 ay D at saka F. Gets nyo ba? Sana gets nyo. Ang laman nito ay activity D at activity F. Yan. Kasi yun yung kanyang immediate predecessor. Pag mali ang inyong paggagawa ng network, hindi mali ang inyong critical path. Yun ang nakakalito siya. Ang sunod ay si activity H, siya ay kadugtong ni B at saka ni C. Ito si B, tapos ito si C. Parang ang layo yun pag ang layo nila pag dikitin. Hindi natin magagawa ng dami. Pero pwedeng i-modify natin tong C. Tanggalin natin, ilagay natin dito si C. Tapos ilagay natin dito si 4. Para mapagdikit natin siya, pwede tayo maglagay ng dummy. Di ba? Pwede naman. Kasi wala naman sa kadugtong, hindi naman siya maiiwot. Bababa lang natin siya, lilipat lang natin siya. Sir, normal po ba na nagmamodify tayo ng network? If needed, wala namang problema doon. Tsaka para mas madali din siyang makita at ma-analyze. Gawin natin sa next slide is, or yung sunod nating i-modify is, A, E to with F, G. Tapos D yun na sa taas. Basta ibababa lang natin si C dito.
Yan. Yung EFG, ito yon EFG. Yung D, dummy, ito yon. Tapos yung C-bin na balang natin. Para tayo ay hindi nakakalito. Sunod is, para daw magawa si G, si H, para daw magawa si H, kailangan daw ay meron tayong B, C. Para daw magawa si H, meron daw tayong B, C. Di gagawa natin ng dummy dito, from B to C. Ang laman na ngayon ni node 4 is B at saka C. Yan. Then for us to create, ano na, saan na tayo? For us to create I, para daw magawa si I, kailangan natin ng G at H. G at H. Eh di, pwede magawa tayo dito ng dummy, basta dito natin siya ilagay, or dito tayo maglagay ng dummy, dito natin siya ilagay. Pwede namang nakaganyan, tapos nandito yung I. Yan. Pwede naman yan. Kaso nga lang, medyo malilito tayo kasi nagpaikot-ikot. Normally, habaan natin mapapaganon. Kaya we could opt to use this kind of network. Ganito yung gagawin natin. Yan, nandito na si I. Ibig sabihin, para malalaman kung tapos na, ano si A, nataklo ba si A? Nilipat natin si dito, tapos dito natin ginawa sa baba yung node. Bilangin muna ulit kung kompleto, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Tapos, yung mga immediate predecessor niya, i-double check niyo ulit bago kayo mag-solve. Lagi tatandaan na. Lagi i-check muna yung mga immediate predecessor bago kayo mag-solve. And then, after magawa na yung ating network, after we have analyzed the network, we will now be putting yung mga time nila. Itatabi natin yung mga time nila. Para hindi nakakalito, ang ginagawa ko, yung time, di ba yung mga letters na sa ibabaw nung arrow? Or nandiyan dyan. Ginagawa ko is, yung mga time ay mismong nakasulat sa line. Or, ganito. Yan, para hindi nakakalito. Kasi itong mga letters, pwede nyo itong ilipat dito, dito, dito. Kung saan siya malapit. Basta yung time, nakasulat siya sa mismong line. Pag kayo ay nagsusulat na. Example, ito yung line. Ito nyo ilagay, for example, 4. Ito yung line, dito nyo ilagay yung 10. Para hindi magkalito-lito. Kasi for example, may daming line. Tapos dito nyo ilagay yung 10, dito nyo ilagay yung 6, dito nyo ilagay yung 7. Parang nakakalito kung saan ba yung 6, saan ba yung 7, saan ba yung 10. Para ma-reduce yung confusion, kasi nga, di ba, pag mathematics, ang pinakakalaban nyo sa mathematics is normal mathematical errors. Yan, or visual errors. Yan. After natin makakuha yung time, magawa yung network, gagawa na tayo ng critical path method. Paano ba natin i-solve si critical path methods? We may use several steps, but as basis on this work study and measurement, ang didiscuss sa inyo is to, yung method na easiest method is to find all possible networks or find all possible paths. Tapos i-compare natin. We'll be comparing yung mga paths na yon kung alin yung longest time, yun yung ating critical path. Paano ba natin ginagawa yun? Hahanapin natin kung saan siya pwedeng dumaan from start to finish. Iko-consider natin yung arrow. For example, hindi siya pwedeng bumalik. Hindi pwedeng A, E, F, D, C, H. Ay, hindi pwedeng yung gano'n, yung iikot na gano'n. Kasi you will be following the arrow. Ano ba yung mga example? Let's solve. Solve natin. Normally, para hindi ako malito, hindi ko hinahanap yung pinakamaiksi. Ang hinahanap ko is from yung pinakataas, iisa-isahin ko pababa. Yung path sa taas hanggang makarating ako sa baba. Ano yung sabihin ko? These are the possible paths. Ang una kong path dyan is yung nasa pinakataas. Sana nakikita ng ayos. Ang first path ko is ADGI or path ADGI. Ano yung time ng ADGI? 5, 3, 14, 2. Hindi kasama tong 4. Diba? Kasi hindi naman siya dumaan eh. ADGI. Kung ilan yung letter, ganun din kadami yung i-add nyo. Ibig sabihin, para matapos si path 1, siya ay gugugol ng 5 plus 3 plus 14 plus 2. Ibig sabihin, siya ay 24 weeks bago matapos. Yan. Sunod naman, possible path natin is pababa tayo, pababa. Yan. AEFGI.
Yung AEFGI naman is 5 plus 1 plus 4 plus 14 plus 2. Sir, pwede po bang AD, sorry, ACHG, yung paiikot kayo or something, or ACBA, hindi. Masasabi nyo na mali yung inyong ginagawa pag may naulit na letter. Pag may naulit na letter, may mali kayong ginagawa. Yan. Yun lagi, yung isa din yung sa technique na pwede nyo gawin para makita nyo kung may mali kayong ginagawa. Sunod is, ano ba yung pwede sunod? Yung sunod naman is, bali yun ay 26 weeks. Sunod is ACHI. ACHI naman is 5 plus 4 plus 12 plus 2. 23 weeks siya. Then lastly is B plus H plus I or BHI, yung ating all possible paths. Nadaanan natin lahat ng path. Kesa tayo magpaikot-ikot, you may start from top to bottom. Again, yan ay decision ninyo. Hindi ko naman kayo pinipilit kung ano yung unahin nyo. Or I just prefer yung from top to bottom para wala akong namimiss or wala akong naiiwan. Kasi pag hindi nyo nakita yung part na yun, malaking possibility na. May mga possibility na yun yung shortest path. So on and so forth. Yeah. After nyan, we will be looking for the longest time. EDGI 24, 20, 23, 26. Sir, ibig sabihin pala kung sino yung pinakamadaming nadaanan, siya pala yung longest time. Kung sino yung pinakakaunti yung dinaanan, siya yung shortest time. Nagkataon lang sa problem na ito, but normally, may mga times tayo na yung palang kakaunti yung dinaanan, yung pa yung pinakamatagal. Depende yan. Hindi porket ito yung pinakamadaming nadaanan node, siya na yung agad yung ating critical path. It you will be always be looking on the time. Lagi pa ding time ang titingnan. Hindi porket mas kaunti ito, mas kaunti yung time niya. Mas kaunti, mas madami ito, mas madami yung time. It just so happen on this problem na kung ano yung mas madami yung node na dinaanan, yun din yung mas madami yung time. But not necessarily na gano'n. Laging tatandaan. Then after that, kung ano yung largest natin na time, yun yung ating critical path. Na 26 weeks. Ibig sabihin, yung total project time natin ay 26 weeks. Para matapos yung buong project, 28 weeks lang siya. Di ba sabi kanina, 51 weeks daw siya pag isang tao lang yung gumawa. Pag isa lang daw tao ang gumawa, 51 weeks daw siya bago matapos. But, pag sinunod daw natin yung process flow, matatapos na siya within 26 weeks. Kasi may mga part na sabay. Sabay ginagawa si A at si B, sabay na ginagawa si C, D at E, sabay na ginagawa si F at si H. Diba? Habang ginagawa si C at si H, ginagawa na si E, F, G. Parang ganun yun. Habang ginagawa si E at F, ginagawa na si D. Yan. Yun na yung mga simultaneous tasks na nagaganap. But sa sir, important. Kasi, ano naman, kung 26 weeks siya. Ibig sabihin ba nun, na-improve natin? Hindi. Kasi we haven't improved it. Wala pa tayo na-improve, guys. We just displayed. Display lang natin kung ano yung magiging cycle time niya sa ating process. Paano natin siya ma-improve, sir? Ano yung important? As you can see, ang critical path niya is si A, E, F, G, at saka si I. One key note of analysis is, once na na-delay ang mga yan, for example, na-delay ng 1 week si A. Pag na-delay ng 1 week si A, si process A, automatically, mayiging 27 weeks na ang ating process time. Pag na-delay ng 2 weeks si G, kasi nasa loob siya ng critical path eh. Pag na-delay ng 2 weeks si G, automatically, madadagdagan ng 2 weeks yung ating critical, ang ating project time. Pag na-delay si I, ng 10 weeks, madadagdagan ng 10 weeks ang ating project time. Eh, ano naman, sir? As you can see, wala dito si C. Saka si B. Wala si C, wala si B, wala din si H. Diba? A, B, C, D, E, F, G. Pati si D, wala din. If you will analyze, wala sila dito. Wala sila sa critical path. Ibig sabihin pala nun, if those activities are not within the critical path, kahit madelay sila, hindi necessarily na madadagdagan yung ating total project time. Let's say for example, na-delay si project B ng 2 weeks. Na-delay si project B ng 2 weeks, makaka-apekto ba yun sa ating process time? Hindi. Hindi siya makaka-delay ng ating project time. Pag na-delay si C ng 1 week,
Madadagdagan ba yung ating process, ang ating project time? Hindi. Kasi as you can see, pag ang sinunod natin ay yung process C, no, may ACH ay 23 weeks. Pag nadagdagan to ng 1 week, magiging 24 weeks lang din siya. Hindi maaapektuhan yung ating critical path or hindi madadagdagan ng ating project time. Pag na-delay si B ng 3 weeks, kahit 3 weeks mong i-delay si B, di magiging 20 plus 3 lang, eh di magiging 23. Hindi pa din sa makaka, hindi pa din sa larger sa ating critical path. Meaning, hindi naaapektuhan yung ating time. Your critical path method shows kung ano yung mga critical activities, yeah, and it also shows your non-critical activities. Then, ma-analyze nyo na ngayon. Pag nakita nyo, naku, pwede, para ma-reduce yung cycle time ko, ganun din kasi yun eh, for me to reduce my cycle time, kailangan i-improve ko si AEFGI. Yeah. Yun din yung gamit nyan. It's either you reduce your cycle time by reducing the time of A, E, F, G, I. Or, if kung may madi-delay man, kung may gusto ka namang i-sacrifice, para sa sacrifice mo yun, para kunyari, kakunti yung cost, pwede mong i-delay si B, si C, si H, at saka si D. This is just a simple example of creating a CPM project na you will be using naman on other subjects pa on the years to come. But for this, on our work study and measurement, yeah, I am now discussing how to solve using critical path method, considering the initial PERT analysis or the creation of the network. I hope you've understand this one. The video lecture for this week is a two-part video. This is the first part, and I will be creating another video for the other part of the week. Thank you, guys.